ko, mabubuo na kami nun kasi nakita ko nila si Papa uli nun. Naka-attend siya ng graduation ko. Tapos, hindi pala. Tapos, yung pala mawawala siya. Yun yung talagang last na ano. Yung last talaga na sobrang sakit kasi nawalan ka ng kapatid, diba? What's up, guys? Welcome back. Ito na, nagbabalik na naman ako. So, pansin nyo naman po ngayon, hindi po tayo nag-makeup, as in walang makeup. Kasi, ipapakita ko po sa inyo yung pag-uusapan po natin tungkol po kung saan po talaga yung history ng family ko. Well, ayoko na rin mong pahabain. Gusto ko lang naman ikwento sa inyo kung ano ako dati. Ano yung tsura ko dati? Well, kwento ko po sa inyo kung saan po ako galing. Well, basically, lahat naman ng mga family, di ba, nagiging nagkakaroon din ng, syempre, parang nagkakaroon ng gulo. So, ako, nung bata ako, di ko talaga maintindihan ba't ganun yung parents ko. Nag-aaway sila. Tatalo sila. And then, I just realized, nung lumaki na ako, nagkaroon na ako ng isip, na-realize ko na, meron pala silang mga ayaw sa isa't isa, yung bad habits. So, hindi ko na rin naman papatagal, hindi ko na naman sasabihin kung ano yon. Pero basta, naghiwalay yung mama at papa ko, syempre, naapektuhan kami noon. Naapektuhan ako emotionally. But mentally, I'm fine. Fit na fit pa. Pero, well, sasabihin ko po sa inyo yung dahilan. So, nung bata maliit pa kami, broken family kami, di ba? Nagkahiwalay-hiwalay kami. Si mama, parang hindi niya nakinaya sa sobrang dami namin magkapatid. Nilagay niya kami sa isang government institution. Yung tawag nila na NGO, non-government organization. So, yun nga, ito na po yung nag-umpisa, history. So, syempre, nag-iwalay na ni tatay ko. So, dinala kami ni mama sa non-organization, government, non-government organization. So, yun nga, ang pangalan po nun is Bahay Tuluyan. So, si Bahay Tuluyan po, malaki po yung naging tulong niya po sa akin. Siyempre, ang hirap mag-adjust kasi wala yung magulang mo, nag-aaral ka, wala sila. Tapos, mahirap kasi marami ka mga nakikilala, nakakasalumuha. Marami ako naging kaibigan, marami din ako naging kaaway dun. To be honest, nahirapan ako talaga mag-adjust kasi iba-iba ang environment na kinalakihan namin. Sila may mayaman, may mahirap, mayroong walang magulang na nakagisnan. Ako meron ng magulang kinagisnan, di ko naman nakasama kasi nag-iwalay sila. So, ayun nga, to the story short, doon ako nakapag-continuous ng pag-aaral ko ng elementary. So, from grade 2, grade 3. Tapos, nagbalik ka na naman sila mama at papa. Ayun nga, masaya na naman. Tapos, dumating na naman sa point na naghiwalay na naman sila. Sunod-sunod, family struggle talaga. Yung abuso. Well, to tell you honestly, nakaranas po ko ng abuso. Physical abuse. Tsaka yung tawag nila dito, yung sa harassment na muntik na po akong mag-aasa. Hindi po ako nahihiyan sabihin sa inyo na nakaranas po ako ng ganun. Sa murang edad, namulat po ako sa ganun. Masaya ako kasi nandun yung nanay ko, nandun din yung tatay ko, na kahit pero silang magkukulang, napupunan nila.
So, yun na nga. Kaya, mama ko, nag-iwalay sila ni papa, ni mama. So, yun nga, ang naging dahilan. Napunta kami sa Laguna. Tapos, hindi ako umiiyak. So, yun nga, napunta kami sa Laguna uli. Kasi yun yung hometown ng papa ko din siya. Dun yung, birthplace niya. Tapos, hindi ko naman alam na nagkataon lang. Coincidence lang. So, grade 5 na ako nung pumunta ako dun. I was 12 years old. Galing kami ng Quezon City dito sa Batasan. Karanas kasi ako ng abuso nga, diba? So, naisip namin na humiwalay na lang dun sa family ng mama ko. Hindi ko naman gustong siraan yung mga family ko. Pero, syempre, I understand na wala nang perfectong pamilya. Hindi rin nagkakaintindihan. Minsan masaya, minsan magulo. So, to be exactly, magulo po ang family ko. So, magulong-magulo talaga. Hindi ko alam saan ako luluga, nanay ko, tatay ko. So, ayun na nga. Hanggang saan isipan na naman ni mama na dali na naman kami sa NGO na naman. Siyempre, malungkot. Hanggang sa sinasabi na rin ni mama na ayaw na daw niya sa amin. Parang dami ng sinasabi. Siyempre, nung time niya talaga, hindi ko talaga matanggap. Mahihiwalay ako sa magulang ko. Kasi wala na nga si papa, tas wala pa si mama. Ganun. Sobrang batang isip talaga. Yung hindi ko alam. Tapos hanggang sa dumating yung time na nga na yung social worker na nakausap ni mama dito sa Santa Cruz, naisip niya na i-transfer kami sa malaking yung kilala talaga siya na NGO na hindi ko naman talaga inaasahan na Bahay Tuluyan din pala yun. So, yun nga na sobra ako nagulat kasi ang alam ko lang may Bahay Tuluyan sa Santa Mesa. Doon talaga ako unang-una talaga na pumunta sa Santa Mesa. Kasi una, Bahay Tuluyan, diba? Santa Mesa. Tapos sunod, may Laguna na pala. Meron na rin pala San Antonio. So, yun. Napunta nga ako sa Laguna uli. So, 2005. Magto-13 na ako noon, guys. Ay, hindi. 13 na pala. Napunta ako sa may Laguna. Hindi ko talaga maintindihan anong nangyayari. So, ako doon, na-transfer ako doon, grade 5 na ako. So, next year, sunod noon, the next year naman, grade 6. Sobra talaga akong disappoint kay mama, hindi ko talaga alam. Tapos yun, pero, simula nung dinala ako sa Bahay Tuluyan, parang pina-open up nila sa akin, yung ano ba yung situation ko, ganyan, tapos ano ba dapat kong gawin, ano ba dapat yung kailangan kong i-adjust. So talagang it took years bago ako naka-adapt dun sa situation ko. Yun nga, nangyari na lahat kami magkakapatid, 6 kami magkakapatid na sa Bahay Tuluyan. 3 kapatid kong babae, and then sino ba to? Yung 2 bunso kong kapatid na lalaki. Bali, 6 talaga kami doon. Si Ate Len, ako, si Lara, si Kai Kai, si Dean, and then si Joseph. Sa isang kwarto talaga na andun kami. Talagang niyakap talaga namin yung situation na tinanggap ko talaga na andun kami. Kahit na mahirap. Ang hirap mag-aral ng ganun sitwasyon. Di ko talaga kinaya. Pero, nagpapasalamat ako kasi meron pala mga tao na iintindi sa sitwasyon mo. Nung time na yun talaga, wala akong confidence sa sarili. As in talagang low esteem talaga ako. Yung lagi akong umiiyak dun, nahihiya. Kasi ganun ako dati, mahiya eh. Hanggang sa yun nga, habang nag-aaral ako, nagbibigay sila ng training sa akin. Tapos, nagbibigay sila ng training, and then, may nakikilala din ako mga ibang friends. Ay, nakakatuwa kasi hindi sila picky, or hindi sila
maarte, ganyan. Nagkakaroon ng mga volunteer doon. Yung galing sa Australia, sa Sweden, sa France, sa Korea, sa America. Madami, madami talaga. Well, pinaka nagustuhan ko na nag-volunteer daw yung sa, ano, galing sa Australia. Na naging close talaga sa puso ko. Na parang naging pangalawa na. Naging pangalawa na sa isip ko at puso ko talaga. So, yun talaga. Siyempre, naging malaking ambag doon yung mga naging friends ko doon. Si Mary Ann, si Daisy, si Sandra. Dami talaga. Tapos, siyempre, papasalamat ako kay Ate Lily, Flordelis. Tapos, siya yung executive director ng Bahay Tuluyan. And then, si Ate Kat na manager and lawyer sa Australia. Hanggang ngayon, in touch pa rin kami sa isa't isa. Siyempre, marami akong naranasan dun na. Sobra. Minsan, talaga, yung time na ayaw mong pumasok. Kasi nga, nabubuli ako sa school. Ayaw ako talagang pumasok. Hindi talaga, alam ko hindi naiintindihan yun eh. Ng mga iba dun na tinatawag na house mother. Yung tumitingin sa amin para nag-aalaga ganyan, nag-subaybay. Hindi nila naiintindihan kasi noon. So, ako, minsan ayaw kong pumasok. Napaparusahan ako. Talagang face the wall. Alam niyo yung face the wall, yung nakatayo ka dun sa may pader, tapos dun ka nakaharap sa wall, bawal ka magsalita. Ganyan. Siyempre, marami din akong kalakuhan dun, no. Kasi sumasali ako. Hindi talaga ako bad girl, totoo lang. Yan. Naranasan ko nun na sumama ako doon sa kanila, umakit doon sa may kisam. Hindi ko lang alam. Basta, sama daw ako. Alam kong mali, pero sumama ako talaga. Tapos, sumama nga ako, kita ko nakakatakot, pero extreme. Yung pala, may ginagawa sila doon sa taas. Hindi ko na yung may mention ko anong pangalan. Minsan, kasama ko pa yung kapatid ko na, I can say matigas talaga ulo niya. Pero masaya siyang kasama. Si Lara. Ayun. Well, yung mga iba doon talaga, nakakasama talaga ako na. Minsan, maakit kami sa taas. Minsan, nagkagala kami. Pero hindi ka talaga pwede talaga yung labas-pasok. Kasi nga, gusto nila ingatan yung ano mo, yung seguridad mo sa labas. Marami kasing na ano doon, nababalita na namamatay. So, yun nga. Hanggang sa nakapagtapos po ako ng pag-aaral doon. Tapos, naging facilitator po ako ng Bahay Tuluyan. Yung nagtuturo sa kalsada, yung mga bata doon na tinuturuan sila yung tungkol doon sa mga karapatan nila, ano dapat nilang gawin, yung proper hygiene, ganyan. Tapos kung paano mag-alaga rin syempre ng kapaligiran. Syempre, environment natin, kailangan natin i-priority yan. Kasi hindi tayo mabubuhay kung madumi yung paligid natin, di ba? We have to start in ourselves. Di ba? So, yun nga. Ngayon, 7 na kami magkapatid. Umalis ako ng Bahay Tuluyan. Tapos na ako ng high school. Nakapag-work ako dun sa government office. Tapos yun nga, bago ko iwan yung Bahay Tuluyan, nabuo na ako. Pero parang nawasak din. Kasi parang mabubuo na kaming family. Ayun na yun eh. Parang maiyak ako. Mabubuo na sana kaming family. Tapos hanggang sa nagkaroon ng tragedy na yung isa sa kapatid ko na aksidente nung bakasyon nun kasi nagtrabaho ako nun sa government office dito sa munisipyo ng Santa Cruz. Bakasyon nun, May 1, umalis si Kay ng Bahay Tuluyan kasi may nang bubuli nga sa kanya. Magandang babae yun, chubby lang, pero maganda siya. Kamukha siya ng bunso namin kapatid, si Marian. Very sweet sa akin yun. Kasi isang araw, na-aksidente siya. Galing ako sa Enchanted Kingdom kasi nung, basta nung before mangyari yung bakasyon namin. Merong
meron galing kami ng Enchanted Kingdom, 'di ba? Kinabukasan may one na. Aksidente siya. Sobrang hindi ko matanggap kasi katapos ang birthday niya, tapos ginanap pa yung graduation ko nung May 30 kasi April 25 birthday niya, pagitan. Graduation ko, naka-attend siya. Tapos, naka-attend din siya. Parang, ewan ko ba, nag-usap pa kami nun eh. Tapos, in short talaga, sabi, aksidente, kala ko gas-gas lang, di na ako naligo. Naligo pala ako, pero di na rin ako kumain kasi nagmamadali ako. Yung pala, talagang nagulat ako na sinabi ni Ate Lisa Abante na patay na pala yung kapatid ko. So, sabi ko, kala ko mabubuo na kami. Kala ko mabubuo na kami nun kasi nakita ko nila si Papa Uli nun. Naka-attend siya ng graduation ko. Tapos, hindi pala. Palang mawawala siya. Yun yung talagang last na yung last talaga na sobrang sakit kasi nung walang ka ng kapatid, diba? Pangit ko bang umiyak? Pero yun nga, styling yun the my experience kung ano yung naranasan ko sa Bahay Tuluyan at pagkapasok ko doon tapos kung lumabas ako. So yun nga yung nangyari na ang gulo. Hindi ko na tinanggap yung regular ko na gusto kasi ng sa opisina ng executive director doon na maging regular na ako sa trabaho. Kasi sa opisina ako nagtatrabaho. Hindi ko tinanggap kasi sobrang sakit na mag-stay na sa Laguna kasi namatay na yung kapatid ko. Parang bumagsak lahat. Parang ewan ko ba ang bigat. Yan, umalis na nga ako ng Laguna. Paalam ako sa kanilang lahat. Pero sinubukan ko pa rin mag-aral. So, nag-aral ako ng college sa Antipolo. So, yun na ngayon. Wala na nga ako sa Laguna. So, yun nga. Paiyak talaga ako. So, yun na nabuo na nga kami family hanggang sa naging independent na nga ako. So, yun. Ito na nga yung dahilan kung bakit hindi po tayo nag-meet up. Kasi gusto ko pong ipakita sa inyo yung kung ano po talaga ako dati. Anong itsura ko. Ito yung itsura ko ngayon. Wala, pangit talaga. So, yun. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung video nung na-interview ako sa ng Australian volunteer na si Ate Aussie. Tapos ang nag-produce nun si Kuya Adrian Sherry, kapatid ni Ate Kat Sherry. And then, eto na nga po yun, papakita ko sa inyo. Please bear with this video. Ayan. And then, well, para magiging reaction ng video po ito ng konti. Slight by slight na. Nakakatuwa.